Ang bayan ng Sampilong ay isang mapayapa at masiyang bayan noon nang nasa pamumuno pa ito ni Cabezang Resong. Ngunit nang ito ay namatay ay napasali ng lupa sa pamilyang Grande na siyang kasalukuyan pa rin na namumuno sa bayan ng Sampilong. Dahil sa kaguluhan na naganap sa Maynila ay napagdesisyonan ni Andres at ang kanyang asawa na pumunta sa bayan ng Sampilong kung saan na malagi ang kanyang mga ninuno noon. Masaya ako at nakatakas tayo sa limang yun. Oo nga Andres, masaya rin ako dahil sa awa ng Panginoon, nakatakas tayo na buo ang ating pamilya. Hindi na tayo kailangan bumalik doon at dito na tayo magsimula ng baong buhay. Hanggang dito na ako anak, pagbutihan mo yung pag-aral at maginig ka sa iyong guro. Babalik na ako mamaya sa pag-uwian nyo na. Opo, tay. Mag-ingat ka. Nais ko sanang nakausap ka, kung maaari ba. Tungkol sa ano po ang ating pag-uusapan? Isang linggo na simula nang dumating ako sa bayan na ito, bumabagabag sa akin ang mga nakaraang nangyari sa pamumuno ng pamilya Grande. Ano po ba iyong ibig paiwating, maestro? Nais ko sanang ikayatin ka na bumuo ng isang union upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga tao at sa mga nakatira dito. Ako naman po ay bago sa bayan na ito at nalulungkot ako sa ating paligid at wala akong kakayan upang ipaglaban ang ating nayon. Kaya nga nais kitang ikayatin na bumuo ng isang union sapagkat hindi ko ito magagawa kung ako lang. Pwede rin nating ikayatin ng ibang magsasaka na bumuo ng ating union. Umayag si Andres na bumuo sila ng isang union na kung saan siya ang nagsilbing leader ng mga magsasaka at si Bandong naman ang tagapayo nila. Sangayon ba kayo sa aming plano na bumuo ng isang union upang labanan ang pamilya Grande? Dahil meron akong nakikita sa kanila na maling pamamalakad. Sangayon ba kayong mga kanayon para sa kanilang bubuing union? Para sa akin, sangayon ako para naman ito sa ating kabutihan lahat. Mas mabuti na rin yun para sa pagsasaka natin. Oo nga. Sangayon tayo! Narinig ko, gumawa daw ng union ang mga magsasakang ito. Hay nako, kakapal talaga ng pagmukha nito. Alakas din naman ang loob nyo para kalabanin kami. Akala nyo ba pag bumuo kayo ng union, mananalo kayo sa amin? Hindi namin sasabihin na mananalo kami. Ang sa amin lang, paglaban namin ang aming karapatan kung ano yung tama at mali. Hindi na namin kaya ang inyong pamamalakad. Grabe kami kung matrabaho, ngunit grabe din naman ang inyong paniningil. Nasaan na ang mga karapatan namin bilang isang tao? Ito na nga lang ang pinagkukunan namin ng aming hanap buhay. Ano na lang ipapakain namin sa aming mga pamilya? Ano na lang ipapanggasis namin sa ibang araw-araw? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Hindi na kami masaya. Importante sa amin ang aming bahay at lupa. Pero anong ginagawa nyo, sinisira nyo lahat. Oo nga! Dugo at pawis ang aming inaalay. Wala kayong mga puso! Magandang araw tayo, Bayintin. Magandang araw din! Di ba ikaw ang pinaka matandang tao sa nayon na ito? Kwentuhan mo naman po ako sa bayan na ito. Sa patuloy na pagtatanong ni Andres sa matanda, ay natiyak ni Bayintin na si Andres ay apo sa tuhod ng yumaong mabait na Cabezang Resong ng Sampilong noon. Napatunayan na apo si Andres ni Cabezang Resong kaya't siya na ngayon ang namumuno sa bayan ng Sampilong. At si Bandong naman ay punong guro pa rin ng paaralan at tatakbong alkalde ng Sampilong sa susunod na taon upang mas marami pa ang matulungan. Ang mga Grande naman ay wala na sa bayan.